for today's video, mga katag-PTB. Ayan. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano magsumpit at kung magkano na po ang lakaran ng ating mga piglets dito sa Agoncillo, Batangas. Bigat na. Thank you. At dito nga mga katag-PTB, napansin ko ang aking isang bagong dumalaga ay standing ovation na. Yung ano ba, ready to sundot na. Kaya pupunta na tayo. At ayun na nga mga katag-PTB, papunta na po tayo sa Santa Cruz. Doon po ako bumibili ng similya ng baboy dahil quality po ang mga inilalabas ng mga biik. At nakita ko si paring Kulapo G. Ah! At ayun nga mga katag-PTB, nasa Kulapo na po tayo. Tara, samahan niyo ako at pupuntahan po natin ang bilihan ng similya. At makikita niyo dito, ang dami rin mga kasabay na bumibili din ng similya. At ayun na nga, nandito na po tayo. Sa may likod lang po yun ang porinarya, napakarami din kasabay. At so ayun na nga, nandito na po tayo. At habang tayo po ay bibili ng similya, nagkataon po na mayroong bumibili ng biik. Ayan. At dito po natin malalaman kung magkano po ang presyohan ng biik ngayon at kung magkano ang lakaran dito sa Agoncillo. Ayan. At sa mga kababoy ko dyan, ayan, abangan nyo na po at tumataas na po ang presyohan ng live weight sana ngayon. Kasi nga po, nahuli na ang nag-i-smuggle ng karne. Kaya pala bumababa ang presyo ng ating baboy dito ngayon sa Pilipinas. Kasi nga po, yung expired sa China at Hong Kong ay dinadala sa atin. Binibenta kaya pala bagsak ang presyo. At ngayon naman po ay nahuli na kaya ang presyo ng ating baboy ngayon ay tataas na. Kaya sa gobyerno, inyo pong tutukan ng maayos ang ating baboy karne. Huwag na po tayong tumanggap galing ang bansa at tangkilikin po natin ang sariling atin. Sana at so, ayun na nga mga katag-PTB sa naghihintay kung magkano ang presyo ng biik na ito. Ang presyo po nito ay 4,500. Ayan. Noong nakaraang linggo po, ang presyo ng biik ay 3,500. Depende po sa klase. Pero ngayon po, tumaas na ang biik sa sobrang danging naghahanap. Hindi naman po sa pagbibiro, ang dami nagchat sa akin kung magkano ang biik. Pero hindi pa po ako naglalabas kasi hindi pa po walay ang aking mga biik. Ayan. Inuulit ko po, 4,500 na po ang biik ngayon. Araw. Thank you. At so yun nga mga katag-PTB, nakauwi na po tayo sa bahay at tayo po ay magsusumpit na. Ituturo ko po sa inyo kung paano magsumpit. Ayan, pumasok na po si tag-PTB sa building ng babuyan. Siyempre hindi po mawawala, lagi pong si tag-PTB ay may assistant na pogi at medyong poging lamig na cameraman. At paano ba malalaman kung ang baboy po natin ay kandina? Ayan. Meron po tayong tinatawag sa baboy na sa tenga. Ayan, sa tenga muna tayo magsimula. Pag ang baboy po natin ay tirik na tirik ang tenga, tapos po ay hindi na po siya gumagalaw, ibig sabihin po, yun ay kandina. Yung tawag po doon ay standing ovation. Ayan. Siyempre, bago po tayo magsumpit, kailangan po natin panatilihin na malinis ang ari ng ating dumalagang baboy. Kasi nga po, papasukan natin ang similya, mas importante po ang cleaning device. Yun. Cleaning device, ibig sabihin, kailangan po natin ng kalinisan. Kalen? Okay, baboy, nakalpas? At siguro po, baka may magtatanong sa inyo kung ilang months po bago sumpitan ang ating dumalagang baboy. Ako po, pang nagsusumpit po ako pag dumalagang baboy, ay hinihintay ko po ang 8 months. Kasi nga po, minsan kumakandi ang baboy natin ng 7 months. Hindi ko po yung sinusumpitan kasi nga po nakakaawa. Sobrang bata pa po nila para magbuntis. Hinihintay ko po yung 8 months bago ko po sumpitan. Gayon. So yun nga, ilalagyan na po natin ang similya. At paano ba natin malalaman kung kandina ang ating dumalagang baboy? Yan. Unang step po, pag 8 months na po siya, tingnan po natin ang ari ng baboy. Pag unti-unti na pong pumula, hintay-hintayin lang po natin at may lalabas po dyan na puting liquid. Ayan. Pag lumabas na po ang puting liquid, hintayin po natin na ang ating dumalagang baboy ay mag-standing. Ibig sabihin po ng standing, yung nakatayo lang po siya, tapos minsan tahimik lang siya, tapos nakatulala lang, minsan hindi rin kumakain ng maayos. Tapos ang tainga niya, tirik na tirik. Ang ibig sabihin po noon, ang baboy nyo ay kandina.
ready na po iyang sana sumpitan. Gayon. At ayun na nga mga katag-PTV, kanya-kanya naman po tayo ng diskarte ng pag-aalaga ng baboy. Yung iba nga po sinusumpitan na pag 7 months, ay pag ako ho, medyo ako naaawa sa baboy, kaya pinapatagal ko po muna ng 8 months. Yan, wala mga pong problema na sumpitan ang 7 months, kaso nga lang po sobrang liit pa ng baboy at sobrang bata pa. Medyo po delikado, kaya po ako 8 months po. Ayan, papakita ko po yung mga biik namin dito, quality in quality. Sa gusto po magpa-reserve ng biik, dito lang po kami sa aming farm, dito sa Corallang Munti, Agoncillo, Batangas. Ayan. At ayun nga, hinugot ko na po yung istro ba? Yung istro, at ipapaamoy ko po sa aking isang baboy na inahin. Kawawalay lang po niyan sa anak. Kaya nga pinapaamoy ko. And after 6 days, automatic! Kakandi na po yan. Hanggang dito na lang po ang ating video, mga tag-PTV. Paalam!